Dating teammate ni Kai Soto na si Yuki Kawamura may multi-million dollar na kontrata na naghihintay sa Japan B-League. Posible nga bang tanggihan ang two-way contract ng NBA at pambansang basketball commissioner bumaba na sa pwesto? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa official statement na inilabas ng dating team ni Kai Soto at Yuki Kawamura sa Japan B-League na Yokohama B-Corsers, ay kinumpirma nga nito na nakakuha ng 10-day exhibit contract si Yuki Kawamura sa NBA team na Memphis Grizzlies at nakatakdang mag-participate sa training camp ng Grizzlies sa darating na September para magbaka sakaling makasungkit ng kontrata at mapasama sa final 15 roster ng Memphis Grizzlies kung saan makakatanggap siya ng $1.16 million guaranteed 1-year minimum contract o kung hindi naman ay makasungkit siya ng at least two-way contract na nagkakahalaga ng $580,000 kung saan maaari siyang makapaglaro sa Memphis Grizzlies ng NBA at G-League team nito na Memphis Hustle. Pero ayon sa mga sources ng Basket News na nakabase sa Europa, ay may naghihintay na kontrata kay Yuki Kawamura sa Japan B-League na multi-million dollar ang halaga kung sakaling hindi siya papala rin sa NBA. Dahil kasi sa ganda ng performance ni Yuki Kawamura last season sa Japan B-League, sa FIBA World Cup at sa Paris Olympics, ay mas tumaas pa daw ng gusto ang presyo ngayon ni Yuki Kawamura, kaya mahirap daw isipin na ipagpapalit ni Yuki Kawamura ang mga bigating offer sa Japan B-League sa paglalaro sa NBA G-League. Pero antabayanan natin kung ano yung magiging desisyon ni Yuki Kawamura pagdating ng pagkakataon na yan, dahil may mga nagsasabi na desidido talaga itong si Yuki Kawamura na makapasok sa NBA kahit ang kapalit nito ay mas maliit na halaga ng kontrata. Sa ibang balita, matapos ang naging matagumpay na pamumuno sa pambansang liga ng Australia na NBL, ay tuluyan lang ang bumaba sa pwesto ang commissioner ng NBL na si Jeremy Lowliger. Noong 2015 bilang NBL chief executive, ay natulungan niya ang nooy struggling financially na NBL Australia na maging fastest growing sporting properties kasama ang NBL owner na si Larry Kesselman. At nang maging commissioner naman siya noong 2019, ay pinasimula naman niya ang Next Star Program kung saan kumukuha sila ng mga young talented players at tinutulungan nila para maging handa sa NBA draft gaya nila LaMelo Ball, Josh Giddey, Alex Saar na naging second overall pick pa no sa nakaraang NBA draft at marami pang iba. Pinasimulan din niya ang NBL's China Tour at NBL XNBA kung saan nakakalaban ng mga NBL teams ang mga koponan sa NBA sa preseason kung saan nakagawa pa nga ng history ang team nila Kai Soto noon na Adelaide 36ers kontra nga sa NBA team na Phoenix Suns bilang kauna-unahang NBL team na nakatalo ng isang NBA team. Sa ngayon ay nagsisimula na si Jeremy Lowliger bilang isang freelance consultant sa sports and media sector. Pero hindi makakalimutan sa bansang Australia ang naging ambag niya para lumakas ang kanilang pambansang liga na NBL na nagpalakas din sa national team ng Australia. At umaasa tayo na sa mga darating na panahon ay makakahanap din ang Pilipinas ng isang basketball commissioner o mamumuno na katulad ni Jeremy Lowliger na mag-aangat ng Philippine basketball at ng ating Gilas Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.